Yan mga bro, ang tapak ng higante. Yun, tunay. Mga bro, nakatunay na si Kuya Helton. Oh, nakaisang malaki pala si Ton, no? Halos pla-pla na mga bro. Yan mga bro, magandang umaga sa inyo. At ngayong umaga ay mamimingwit tayo sa sinasabi nilang tapak ng higante. Yan mga bro, kung gusto nyo kami samahan sa pamimingwit na to, let's go! Narito na tayo sa ating spot at ipapakita ko nga sa inyo kung ano nga ba yung sinasabi nila na tapak ng higante. Ito yung matatagpuan mga bro sa pagitan ng Barangay Kasili at Barangay Bumbong. So yun, papakita natin mamaya. At nga pala mga bro, bago tayo magsimula sa pamimingwit na to, ay kaninang umaga, ang isang mangingisda dito sa aming barangay ay nakakita ng isang bangka na umaanod. So yun mga bro, yung picture ng bangka na nakita na nakaanod dun sa laot. So sana maging daan yung ating channel para makita kung sino nga ba yung may-ari ng bangkang yun. So mga bro, kulay dilaw siya. At sana makita natin kung sino tunay na may-ari ng bangka. Kung sino man yung may-ari mga bro, ay makipag-ugnayan lang kayo dun sa barangay. Dahil ang inyong bangka ay nandoon ngayon. Siyempre mga bro, kawawa naman yung may-ari ng bangka. At alam natin na nag-aalala na yun sa kanyang bangka. Baka ang alam niya ay lumubog na yung kanyang bangka. Pero mga bro, ay okay na okay yung bangka nyo. Nandito po sa Barangay Kasili. So yan, pamimingwit na to mga bro, kasama natin si Tol. So yan! Atarne. Oy, may makina po ba bangka? May makina, atarne. Bakit? Napagkaalaman natin na yung bangka ay sa kanila at hindi atin. Ayan, kasama rin natin si Kuya Elton mga bro. Ayan. At si na Kuya Rap Rap mga bro, si Jiro, tsaka si Book. Ay, ayan, sumunod. Ayan, let's go. Si Kuya Rap Rap po. Kuya Rap Rap, good morning. Good morning, mga bro. Walang tanong kay Atorne? Wala. Mamaya. Mamaya ulit. Atorne, saan po yung may tilapia? Mamaya, sasagutin natin yan. Yung mga bro, ingat lang tayo. At madulas dito sa ating spot. Nahirap na, baka tayo mabukulan. Yung mga bro, eto yung sinasabi namin. Natapak ng higante. So, nung mga elementary days namin mga bro, ito na yung sinasabi namin na ito raw yung tapak ng higante. Kaso nag-aalala ako mga bro, iisa, walang katugon. So tol, nasaan ang katugon nito? Pilay. So mga bro, ang isang katugon ng paa ay narito. Malaki pa kasi yung tubig nandyan. Tapos mga bro, dalawa yan. Ang katugon niya mga bro ay nandun sa Barangay Kinagatan. Tol, bakit malayo yung pagitan? Tumanon. So mga bro, parang ano siya, parang natuklap na bato. Nagumulong yung bato, no? So yan, pero naging kasabihan dito sa amin na tapak daw ng higante. So yun, at dito nga tayo mamimingwit mga bro, let's go! Bro, dito tayo magse-set up sa tapak ng higante. So magandang upuan mga bro, lapat na lapat. At dito ako, pwepwesto. So yun. Bro, ganun pa rin yung ating ipapain ay lumot. Kanina mga bro, pinag-iisipan ko kung re-resback ba tayo dun sa may mahiwagang butas. Kasi nakita ko sa ating analytics, ang daming nanood ng ating mahiwagang butas ng tilapia. So, gusto ko sana rumesback tong kanina. Kaso naisip ko na dito na lang tayo mamingwit. At susunod mga bro ay re-resback tayo doon sa mahiwagang butas ng tilapia. Kasi nyo naman ang huli ni na Kuya Jiro at ni Kuya Bok doon. Ang dami. So, anim tayo mga bro na narito ngayon. Tingnan natin kung sino magka-champion ngayon sa pamimingwit na to. Kaya mga bro, eto na. Magpahin na tayo. Ayan, tara. Alam na tayo. Let's go. Thank you.
Rokas. Come on, bro. First catch. At special shoutout ako kay Aris Villadiego. Shoutout. Kay Papa Toots. Ang kay Tumi. Shoutout. Shoutout din sa grupo ni Ma'am Glisel. Ayan o. Bagong rad na naman tayo, mga bro. Kuha natin siya kay Ma'am Glisel. Napakamura lamang. Pero ano lang siya, ultralight lang. Sa grupo niya, na si Natintin. At sa kapatid niya, na si Patricia ba? O si Patpat, kung tawagin ba? Yan o, shoutout sa inyo. So mga bro, lipat tayo ng pesto. Tayo mga bro, hindi tayo lilipat dito sa tapak ng higante. Makakahuli rin tayo rito hanggang mamaya. Bro, nakaisa na tayo! Arroyo! First text! Wala mo na shoutout! Okay muna natin dito mga bro! At kalalitol! Ang kanyang babaran! So ilalim siya kumagat mga bro! Ayan ang mood! Pasero! Piraso na tayo. So, tatlo sa akin, isa kay Kuya Helton. So, si Tol ay nakadalawa na rin yata dun sa kabila. So, lumipat siya ng pwesto. So, yan. Nasa kanya yung ating peacekeeper, mga bro. So, dito muna natin siya ilagay. So nga pala mga bro, mayroong mga nagtatanong sa akin na hindi raw sila marunong magpain ng lumot, hindi raw sila makahuli sa lumot. So mga bro, ang technique sa lumot ay napakasimple lang. So huwag mong bibitawan yung iyong pamingwit. Kasi mga bro, ang kailangan pag nagpapain ka ng lumot ay timing. Pag kinibit yan at matagal yan na nailubog, ay nailuluwa rin yan ng mga tilapia yung lumot. Kaya kailangan mga bro, lagi ka talaga nakapokus sa yung floater at lagi mong hawak yung iyong pamingwit. Kasi mga bro, pag ang iyong pamingwit ay naipatong mo lang at kinibit yan, kinagat yan ng isda at hindi ka nakaready, siguro 80% mga bro, hindi mo mahuli yung isda. Kasi mga bro, yung lumot ay hindi nagtatagal sa bibig ng ano, ng tilapia. So niluluwa rin ka agad nila yan. Kaya kailangan yung pamingwit mo ay lagi mong hawak mga bro. Pag kinagat mga bro at nailubog yung iyong floater, mga 1 to 2 seconds lang mga bro, dapat saltikin mo na rin kaagad siya.
Tsaka lagyan mo ng konting power mga bro para mapabaon mo rin yung hook sa labi ng ano, ng isda. Kasi mga bro, magkaiba talaga ang bulate sa lumot. So sa bulate mga bro, mas madali na hulihin yung mga tilapia. Kasi mga bro, talagang yung bulate nilulunok nila. Kaya kahit medyo matagal sila na hindi mo saltikin, hayaan mo lang sila na matagal na kalubog, mauhuli mo yung tilapia. Unlike sa lumot mga bro, na napaka-importante dito pag mamimingwit ka na lumot ang pain mo, yung gaya nga nasabi ko, yung timing mga bro. Yun ang isang technique sa lumot mga bro, na pain. So dapat ang pamingwit mo, hindi mo talaga bibitawan. So dapat lagi mong hawak. At masipag ka dapat lagi na magpatuka o magpadawi. O diba? Ngayon, nakahuli si Kuya Elton, mga bro. Ayan, nakahuli si Kuya Elton. Una yata. Yun, tunay. Mga bro, nakatunay na si Kuya Elton. Mga bro, ayan na yung huli natin. Kita ko sa inyo mga bro, yung timing. Kung papaano nga ba ako bumibigwas pag lumot ang pain. So yan. No. Kita nyo yung mga bro? Ganyan yung sinasabi ko sa inyong timing. Sabit agad. Ulit. Mga bro, at after 3 hours mahigit tayo na namingwit dito nga sa may tapak ng higante. So yeah mga bro, ay uuwi na tayo. So si Paul ay inaantay na lang natin kasi andun siya sa kabila ng bato at inaantay na lang natin, papunta na siya. So pakita natin mga bro yung ating huli si Kuya Elton. So yeah mga bro, ito yung ating huli. So sa akin mga bro ay 5 piraso, tapos kay Kuya Elton ay 3 piraso, at si Tol mga bro ay kanina pa sigaw na sigaw. Mukhang marahe rin huli. O yan, tara na! Hoy! Mukhang maraming huli mga bro eh. O yun, nalagay sa kanyang babaran. Di ka malang nagyaya, naroon pala litaw. Okay mga bro, eto na si Tol. O yan, wala shoutout. Shoutout Jonathan De Los Santos. Shoutout bro kay Kuya Alan. Shoutout dyan sa Subay. Ito yung huli ni Tol doon, nakaisang malaki pala si Tol, no? Halos pla-pla na mga bro. At dalawang totoo. Ay, tatlo! Tatlong malaki mga bro. Tsaka mga aroyo. So, champion si Tol. Yung mga bro, at ito ang halos lahat na hinuli natin, pinagsama-sama na natin mga bro. So yan, lalaki ng huli nito, lo, sa kabila. At yan mga bro, ang tapak ng higante. So mga bro, uwi na tayo at antayin nyo sa bahay ang shoutout nyo. Yan mga bro, at natapos na naman tayo sa isa nating vlog sa ating episode 141 ng Talim PH. Sa video nga na to mga bro, ay namingwit tayo doon sa sinasabi nila na yapak ng higante. Actually mga bro, mga matatandang kwento lang naman yun, at hindi naman talaga yung tapak ng higante. Parang information lang ng bato mga bro, parang may natuklap na bato. So yun, kaya naghugis paa siya na malaki. Yun nga mga bro, at sa pamimingwit nga natin na yun, medyo marami rin tayong hinuli at nakapag-uwi talaga tayo ng pang-ulam natin na tilapia. At nga pala mga bro, maisingit ko lang tungkol doon sa nakuha na bangka ng isang manging isda dito sa may barangay Kasili, ay nakita na po yung may-ari ng bangka
At ito nga ay taga barangay Pipindan. Mabuti naman at naibalik yung bangka sa tunay na may-ari. At ayun, ingatan nyo na lang po sa susunod ang inyong bangka. Yan mga bro, wag na natin itong patagalin bago tayo matapos. Syempre, shoutout na tayo. So, shoutout sa'yo, JJ Iscarce, Jimmy Fishing ng Kalbayog Samar, shoutout din sa'yo. Beljan Lauson ng Saudi Arabia, shoutout sa'yo bro. Tito Encanto Jr., shoutout din sa'yo. Danjao Rige, Eugenio Cabo Dominguez, shoutout sa'yo bro. Shoutout din sa'yo, Mario Panisales. Joel Ortilla, shoutout sa'yo bro. Pipoy Salandanan, shoutout din sa'yo. Shoutout din sa'yo, Jape Maloles. Ang San Antonio Bay Laguna. Shoutout din sa lahat ng mga IBC Toda. Yan sa Ilaya, Barangka, Mandaluyong City. Shoutout din sa'yo, Rami Jun Vlog. Norbin Tuala, shoutout din sa'yo. Happy birthday sa'yo, Miriam Ilescas. At Arman Ilescas, mula yan kay Kuya Jeff at Ate Eve. Shoutout din sa'yo, Angie Maglalang. O asawa siya ni bro Noel Maglalang. So shoutout sa inyo bro. Shoutout din sa'yo, Aaron Senyedosa. Hili and Pay ng Binyan Laguna, shoutout din sa inyo. Shoutout sa lahat ng mga tropang chemistry dyan sa May Kaitume. Shoutout din sa inyo, Jane Tiffany, Jordan Claire, at Jade Maxine, shoutout sa inyo. At Elano Ricamara ng Pila Laguna. So shoutout sa inyong lahat mga bro. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel, Talim PH. At kung ngayon ka palang napadaan mga bro sa ating channel, eh hit mo na yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para syempre nga eh lagi ka nang updated sa mga bago nating uploads. Yun lang mga bro, magkita-kita tayo next vlog at bye-bye!